Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Alam mo, paring Alex, mas masero ang buhay kung may liwanag sa bahay. Oo, dapat. Mm-hmm. Yan ang hiling ng isang ina sa Agusan del Norte na sana ngayong Pasko, magkaroon silang supply ng ilaw sa kanilang munting tahanan. Panoorin. Ilaw mula sa debateryang bumbilya. Ito nagsisilbing liwanag tuwing gabi sa munting tahanan ni Gladys Roa ng Purok 4, Barangay Bonbon sa Butuan City, Agusan del Norte. Apat na buwan na nilang tinitiis ang magdamagang brownout. Buwan pa lamang na Agosto nitong taon, nag-request na sa Agusan del Norte Electric Cooperative Incorporated o ANECO si Gladys na ayusin ang problema sa kuryente. September 2017, natapos na ang sinagawang inspeksyon sa pagkakabit ng kuryente sa kanilang tahanan. Pero ipinagtataka nila, hindi pa rin dumadalo yung kuryente. Ayon kay Gladys, hindi raw kasi pumayag ang manager ng ANECO na si Junie D na bigyan sila ng kuryente dahil baka makikabit daw ng kuryente ang nanay ni Gladys na katabing bahay niya lamang. Hininto kasi ng ANECO ang supply ng kuryente sa bahay ng nanay ni Gladys dahil 5 buwan na siyang hindi nakapagbabayad. Hiling ni Gladys, bago sana magpasko, magkaroon na ng kuryente at liwanag sa kanilang tahanan. Para kumpirmahin ang sumbong na yan, nasa linya mismo si ang complainant natin, parang Alex, si Gladys Roa. Magandang hapon na Miss Gladys. Gladys. Ma'am, Gladys. Maayong hapon. Oh. Good afternoon. Hello. Hi, hello. Good afternoon, Miss Gladys. Apa? Oo, si Erwin Tulfo ito, pati si Alex Santos dito sa Kilos Pronto. Totoo ba na ayaw kang kabitan ng kuryente kasi sabi ng Agusan del Norte Electric Cooperative baka makikabit si nanay mo sa kuryente mo? Opo, totoo po yun. Aba. Ako kakabitan ng kuryente dahil po hindi po nakapagbayad yung ito mama na. Ko po. Oo. Si Junie. Alright, sandali lang ma'am, sandali lang. Nasa linya si Ginoong Junie D, ang officer in charge ng Agusan del Norte Electric Cooperative. Magandang hapon, Mr. D. Oo, magandang hapon po. Alright. Sir, bakit ayaw niyong kabitan ng kuryente si Miss Gladys Roa, sir? Pinatrace ko po yung kanina kasi tumawag yung staff. May staff na tumawag dito sa amin. Oo. Sabi niya is kay Gladys Roa daw. Oo. So, tirinase namin sa aming record. Wala kaming record tungkol kay Gladys Roa. Sapagkat yung record po namin, yung computerized na record namin is yung approved na po na may correct order na. Huh? Pero yung naka-file na application, tirinase namin sa logbook namin, hindi namin makita yung pangalan niya. So, paano nakabitan? Wala pa po kaming idea kung ano talaga ang case niya. Junie, nakabitan na yun. May mga litrato na siya na kinabitan yun na papasok doon sa loob ng bahay, ng kuryente yung bahay niya. How can it be possible na kinabitan siya ng kuryente? Wala kayong record? Ng linya? May linya na yung bahay niya eh. Wala pa sigurong connect order, sir. So, ang ginawa ko po bukas ng umaga, papuntahan ko po yung area. Oo. Kung paano nangyari na walang record dito, pero may nakabitan na siya. Alam mo, sir, 4 months na yung pobre, pabalik-balik diya sa inyo, ha, kung nakaintindi ka ng Bisaya, ha, kung dili pa maglapit dire sa Kilos Pronto, dili pa ka maglihok. Ang gusto ko dyan, at gusto kong marinig sa buhanga mo, Mr. D, na makakabitan mo ng kuryente yan hanggang Biyernes. Pwede ba yon? Pwede yun, sir. Basta malalaman ko lang o anong situation niya. Pwede yan kasi officer in charge ka dyan, di ba? Bukas. O kaya officer in charge ka na po, pwede. Alam mo, Mr. D. Junis, ha? Alam mo, kung gugustuhin, maraming pamamaraan.
Kung ayaw, maraming dahilan. Ngayon, gusto kong gumawa ka ng paraan, makabitan yung pobre, may mga anak yan, makabitan ang kuryente dahil magbabayad naman yan, Mr. D. Okay. Opo, sir. Papuntahan ko bukas. Bukas. At gusto ko sa Biyernes, may ilaw na yan. Tatawagan ko si Miss Roa mismo sa Biyernes. Oh, pwede ho ba makausap ko siya kung exactly... Nandiyan sa telepono, kausapin mo, kaistoryahan mo, diyan sa telepono karon. Oh, diyan si Gladys. Si Gladys. Ma'am, Miss Gladys. Ah, hello po, sir. Oh, si Junie. Ma'am. Oh. Hello, ma'am. Hello po. Oh. Hello, ma'am. Kinimakata na lang ko kung exactly unsang address ko para matuwang ka umamuntan. Murokpor, bun-bun, sir. Murokpor, asa na din sa Murokpor. Hello po, sir. Bon-bon. B-O-N. B-O, bon-bon po. Dito po sa sports complex po. Ah, sports complex. O, sige. Doon lang nga. Sa tindan mo, guys. Okay. Barangay Bon-bon. Oh. O, sige. Puntahan mo na lang, Junie, ha? Junie, bukas, ha? Asahan ko sa Biyernes. May kuryente na sa Miss Roa para mapanood na kami sa PTV, ha? Oo. Pag nakabitan na yan, papasalamatan kita sa live sa TV sa Biyernes. Pag hindi, ay talaga mga kati, sabihin ng kamag-anak mo, binabanatan ka ni Erwin Tulfo sa TV na hindi mo kinabitan ng kuryente. Sige, larga. Maraming salamat, Mr. Junie. Oo. Thank you, Junie. Thank you. Oy, si Gladys. Miss Gladys. Sir? Tawag ka lang sa ako sa Biyernes kung wala pa magkabit ng kuryente diha sa balay mo, ha? Sige. Kaya kasabang ko ng mga tao, ha, na diha. Oo. Dali, okay. Dali man lang kayong problema na, ay, naunsa man. Daghang salamat, Miss Gladys Roa.